Thank you, O Lord, for the love that you have given to us. Thank you, O Lord, for our family, and most especially, Lord, thank you for our daily bread that you are giving us through our employers. Amen. Lord, we humble ourselves to you right now. We would like to ask forgiveness for all the sins that we have done, either by words, actions, and thoughts. Take away all our defilement. Take away all our iniquities. Take away, O Lord, our inner sins that sometimes destroy us
with our relationship with you. Yes. Wash all of our sins with your precious blood, O Lord, amen, that we might be worthy to give you praise and glory. Yes. For we know, we believe, O Lord, as what you said, when two or three are gathered in my name, they are in the midst of them. Amen. Yes. We know, when we believe, O Lord, your presence is here. We believe, O Lord, you are here with us. Yes. We believe, O Lord, responding to your call, you will going to touch each and every one of us and give us the message that you want to give to us. Yes. By the time we will be able to go home to our own families, O Lord, we may be able to share with them whatever words, whatever message that we will going to listen tonight. Yes. Lord, send your Holy Spirit to each and every one of them. Open our hearts. Open our minds. And most especially, O Lord, empty our hearts with our human iniquities. Yes. That we may be able to understand. That we may be able to know. And give us that wisdom. That we may be able to understand the message that you have prepared for us tonight, O Lord. Amen. Lord, once again, send your millions of angels to be with us here right now. So that nobody can penetrate in listening. Trying to listen to your words. Yes. Send your holy angels, O Lord, to be our guards. Yes. That no one can disturb us tonight, O Lord. Yes, Lord. Heavenly God and Father, we know and we believe that whatever we will going to ask in your name is what you have said. Believe, and we will going to receive it. Yes. We know, O Lord, miracles will happen tonight. Amen. Answers, prayers will be given tonight. Yes. Healings will be manifested tonight. Yes. And most especially, O Lord, your presence will be felt to each and every one of us. Yes. Whatever we ask in your name, we already claim it. It is a victory in your name. Amen. And all of this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And with the power of the Holy Spirit, and through the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God, forever and ever. Amen. Amen. Yeah.
Tapos na. Tapos na. Hindi pa. Okay, magandang gabi po. Urahin po po natin muli ang ating Diyos. Okay po, buksan po natin ang ating mga Bible. Meron po tayo. Meron po tayong iPhone, iPad, computer. Buksan po natin. Otherwise, nasa harap po natin. Okay, it's taken from Mark, chapter 12, verses 35 to 37. May iksi lamang po siya. Okay? Sabay-sabay po tayo magpasa. Okay, let's sa inyo. A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was teaching in the temple area, He said, "How do the scribes claim that the Messiah is the son of David? David himself, inspired by the Holy Spirit, said, 'The Lord said to my Lord, seat at my right hand until I place your enemies under your feet.' He went over to see if he could find. David himself calls him Lord. So how is he his son?" The great crowd heard this with delight. Meron po Tagalog na. Okay. Okay. Ang salita ng Diyos, nagmumula po kay San Marcos. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, "Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Hindi ba si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo.' Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Papaano siya magiging anak ni David?" My brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Medyo maano, di ba? Medyo maano. Okay, to God be the glory. Salamat. 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 Salamat.
Okay po, kanina nung binabasa natin, katulad ninyo, nung binabasa po yung mukha ko, medyo nagbabago po. Dahil medyo kalabo po yung ating binasa, eh, di ba? Kasi, ang tanong nga po, bakit kaya ginawang gospel yan? Kasi kung hindi po talaga tayo malam, maalam, siguradong ma-discover po tayo. Lagi confusing. But very, very unusual yung situation niya, di ba? So, ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoon Jesus Christ. At ang mga kaharap niya ay yung mga tao, mga marunong. But the scribes. Ngayon, tinanong, sinabi niya po dito, bakit sinasabi ng mga scribes na si Christ, na ang Messiah ay anak siya ni David? Okay, sabi natin makukuha yung salitang Messiah. Messiah is Christ. It is a Hebrew word. So, saan po natin kung natatandaan po rin yun, nung Pasko, saan po natin naririnig yung salitang Messiah na yan bago dumating ng Advent season? Diba? The Messiah will come. Okay? So, from the book of Jeremiah, Isaiah, di po ba doon sa simbang gabi, kung nakasimba kayo ng simbang gabi ng 9 days, lagi niyong naririnig yung salitang Messiah, Messiah, Messiah. So we were waiting for Him to come. So ang tanong po niya dito ngayon, bakit sinasabi ng mga eskriba na si Kristo ay anak ni David? Okay, so babalikan po natin yung lumang tipan. Okay, babalik po tayo sa lumang tipan. Tignan mo yung katabi mo, kapatid. Salamat sa Diyos. Bago ka na, hindi ka luma. Babalik po tayo sa lumang tipan bago po nangyari yun. Okay. Kung lumang tipan, di po ba yung mga Israelita noon, wala po sila mga hari? Pero yung mga tao sa paligid nila, may mga hari. So ano pong ginawa nila? Humingi po sila ng isang hari sa pamamagitan po ni kung natatandaan po ninyo, si Samuel. Kailan ninyo po si Samuel? Siya po yung batang maliit. Yung maliit pa lang siya na sinanaririnig niya yung salita ng Diyos na Samuel, Samuel, come here. Tapos tumatakbo siya dun sa kanyang Elijah. Sabi naman niya, hindi kita tinatawag anak. So, anong nangyari? Tatlong beses po niyang ginawa yun, di po ba? Sabi niya, pakinggan mo at sabihin mo sa nagtatanong sa'yo, Lord, magsalita ka, makikinig po ako. So, yun po nangyari. So, mag-advance na tayo. Lumaki na po siya ngayon. So, naging propeta siya ng mga lugar na yon. Ngayon, ang nangyari po, yung mga taga-Israel na yon, sila po ay, kumbaga sa ano, ay ayaw na nilang sumunod ng isang hari, katulad ng mga ibang kingdom sa tabi nila, meron silang hari. So, pang si Samuel, sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Kasi, ina-explain niyo ni Samuel sa mga tao, pag nagkaroon na kayo ng hari, hindi niyo na maaalala ang Panginoon. Kasi, susundin niyo na yung hari. Di po ba? So, anong nangyari? Dahil sa katigasan ng mga puso nila, katigasan ng gusto nilang gagawin nila, no, nagtalaga po ng isang hari. Sino yung naging ng hari ng mga Hudyo? Si Saul. Okay, di po si Saul. Di ba? Ngayon, si Haring Saul, ano naman po kasalanan ginawa niya? Noong una, bait-bait niya. Tingnan mo yung katabi mo, noong una, mabait ka mo. Mabait siya. Ang bait-bait niya. Hanggang kung kumbaga sa ano, yung pagiging hari niya ay pumunta sa utak niya na wala na sa puso niya. So ang tao, pag pumunta na sa puso, yung kanya, kung meron siya, anong nangyayari? Hindi mo na siya mapitas. Dala-dala na niya yung lahat ng hangin. East, north, south, and west, mahangin na siya. So ngayon ang nangyari kay Saul. Dahil siya ay siyang naging hari, so hindi na siya sumusunod ngayon sa utos ni Samuel. Ang utos niya, kung saan ka man pupunta, kung naman iniutos ko, gawin mo lahat, huwag kang magtitira kahit isa. Okay? Ano yung sabihin? Hindi ko na po sasabihin sa salita pa. Hindi magandang pakinggan. Huwag kang magtira kahit isa. Mga bata, mga matatanda, mga babae, mga lalaki, pati mga lahat ng kanilang mga alaga. So, yun ang utos. Ito naman pong si Haring Saul, gusto niya magmayabang. So, hindi niya pinatay yung mga alaga. Oh, sinabi ko rin. Hindi niya. Kumbaga, itinira niya lahat yung mga alaga ng mga kanilang mga winipe out.
ang sa puso niya, sa isip niya, gusto niya, yung lahat na yun ay i-offer niya sa Panginoon. Yung pagmamagitan po ng pag-slaughter, pagsunok. Kasi nga, yung amoy, yun ang gusto niya makarating sa Panginoon. E nung dumating si Samuel, sabi niya kanya, bakit hindi mo sinunod? So, disobedience po naging kasalanan niya. So ngayon, nung nangyari pong naging disobedient siya, doon na nawala unti-unti yung pagiging anointed niya. So doon naman po ngayon sumulpot si David. So si David naman po noon, bata-bata lang po siya, siguro patulad lang siya ng anak ni Sister Marcia, o medyo matunda ng bahagya ng konti doon. Pero gwapo. Gwapo rin naman yung anak mo eh. Pero mas gwapo si Aling David. Kulot-kulot pa ang buhok niya. So ano po naging hari? So ngayon, alam din po ninyo kung anong istorya ni Saul at saka ni David. Nagseselos si Saul kay David. Dahil si David nga, dahil pinili siya ng ating Panginoon, maliban sa siya sa pogi, maliban sa siya maskulado, talagang kumbaga sa ano sasabihin nila, matitigan mo lang si David ay talagang maaakit ka. Okay, so dahil nga po siya anointed ng ating Panginoon through Samuel, so ngayon po si Haring David, yun na nga, minahal siya ng mga tao. So pinagsisigawan ng mga taga-Israel, if Saul killed 100, David killed 1,000. So doon po nagsimula yung galit ni Saul kay David. So ngayon, to make advance naman tayo, okay? Nung pong nawala na si Saul, natirang hari si David. Ngayon, nagsulputan na po ngayon yung mga iba-ibang kingdoms naman. But during the time of David, there was peace and order sa Israel. Yan po ngayon, ang covenant ni Gawain, ang ginawa ng ating Panginoon kay David, na sabi niya, sa iyong lipi, isisilang ang inyong tagapagligtas, which is the Messiah. Okay? Sa lipi mo, isisilang, the kingdom will be born. Okay. So ngayon po, yun ang natatandaan at yun ang nasa isip ng mga eskriba na ang Kristong lilitaw ay anak siya nito. Okay, kaya po nasabi nila yun. Why is it? So ngayon, ang sabi naman po, sumagot siya ating Panginoon sa kanila, paano niyo masasabi niya na sinabi niya ni David? Eh si David mismo, sinabi niya itong second line. Which is, sa psalm po yan. It is one of the psalms. Dito ba, kung nabasa niyo yung mga psalms, sinabi po niya yan doon. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I place your enemies under your feet. So sabi niya, sino sinasabi niyang Lord? Si Jesus. Tinawagan pa niya ng Lord. Paano mo masasabing anak siya kung tinawagan mo siyang Lord? Paano sasabihin mo yan? Paano kung sabihin? Make it as simple as it is like this, okay? Para hindi po tayo ano. Kung baga si... paano mo sasabihin yung nanay mo ay anak mo? Eh alam mo nanay mo. Dito ba? Alam ng tao, alam ng si nanay dito nasa nandun siya sa San Diego. O kaya isip po natin yung si Sister Marcia, yung anak niya tatlo. Okay. Paano mo sasabihin na yung anak niyang panganay ay hindi siya ay ang anak niya yung nanay niya. Dito ba? Ano mangyayari yun? So, mali, hindi ba? So, dapat, ang nanay ni anak ni nanay. So, ito pong salitang ito, itong pinag-aaralan ito, it is just a twist na ibig lang kong sabihin dito, hindi anak ni David si Kristo. Si Kristo ay Lord ni David. Ang inaisip lang po ng mga eskriba, yung salita noon ni Samuel, na ang tagapagligtas na Mesaya ay magmumula sa lipi ni David. Okay? So, okay. Kunin nyo. Okay. So, ngayon, nung nalaman na ito ng mga tao, naging masaya na sila. Naunawaan na nila kung bakit nangyari yung ganun. Pero minsan, sabi mo sa katabi mo, minsan. Gano'ng kadalas, matigas, ang puso mo. Wait, ano po ibig sabihin doon? So ngayon, yung nagsabi niya yun, yung puntong sila'y nag-uusap, di po ba kumbaga sa loob ay naguguluhan siya?
tulad din natin ang gumuluhan din. Ang ating Panginoon po ay gusto niya, isinilang siya para maging hari ng ating puso at ng ating isip. Hindi po siya magiging hari na nakatira sa mansyon, sa White House. Hindi po siya isang hari nakatira sa Buckingham Palace. But gusto niya maging hari siya ng puso at isip natin, ng buong katauhan natin. Okay, ngayon po ang tanong ngayon. Bago po niya sinabi ito, ano pong palagay ninyo ang naging mukha o naging pakiramdam ng mga taong nakikinig nung sinabi niya ito? So katulad nung binasa natin kanina, yung mukha ni Sister Edith might be confused. Okay, na-confused po tayo, di po ba? So ano ang cause ng confusion? Pag-aaralan po natin ngayon, what causes confusion? Wrong information. One of the good answers. Ano pa po? Wrong information. Ha? Disinformation. Oh, yeah. Pinagyan ng dis. So, marami pong dahilan kung bakit tayo nakakonfused. Hindi po ba? Of course, unang-una, misinformation. And no communication. And without communication, there will never be no confirmation. There will be no salvation. There will be no shion-shion. Diba ba? So, yung cause po nung confusion na yan, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon, pag confused ka, makakapag-isip ka ba ng maigi? Meron ka bang kapayapaan? Meron ka bang katahimikan? Wala. So anong nangyayari sa'yo? Pag wala kang katahimikan, lagi kang confused, nervous ka. Di ba? Maninervyusan ka, may stress ka. Pag na-stress ka, ninervyus ka, siguradong hindi ka lang makakatulog, anong kasunod nun? Hindi mo na magkasakit. Ano yung sakit na hindi natutulog? So, insomnia. Pag meron ka ng insomnia, pagkagising mo sa umaga, sigurado buisit ka. Aminin natin ang totoo. Di po ba? Mainit ang ulo mo, buisit ka. Ay, ka pa. Totoo yan. Kasi hindi mo maipinta ang mukha mo sa hindi ka nakatulog. Pero tingnan po ninyo, pag kayo nakatulog ng mahimbing, di po ba maaniwala sa pakiramdam yung makit magaan? At ang lahat ng mga naririnig mo, kahit hindi maganda, lahat para sa'yo, magaan. Okay. So ngayon, pag ikaw ay yun na nga po, wala kang kapayapaan, ang kusas nga po ng mga walang kapayapaan is minsan yung natatakot ka. Di po ba? Natatakot ka. Tapos, pag natakot ka, nagiging lalo ka na, you are troubled. Kumbaga sa aling-alingas-ngas, tama ba yung salutan niyo? Paranoid ka. Tapos, meron ka, nagsisimula ka na rin magduda. Di po ba? Lagi ka nang nagdududa, kahit alam mong wala namang ginagawa, nagdududa ka na. Kahit alam mong mahal ka niya, nagdududa ka na. Lalo sa mga may asawang lalaki. Di po ba? Pag hindi uuwi ng gabi, akala nagdududa na si madam. Ayun ba? Kaya, yun yung po nagiging, there are many things na talagang nangyayari. So, pag dumating, at saka yun, ano ba yung, you are feeling secure. Di po ba? Parang laging may kulang. Parang hindi sapat. Parang naghahanap ka lagi pa ng meron pa. Kahit, nandyan na. Lagi kang may butas na gusto mong hanapan. Kasi nga po, ano ka na eh, kumbaga sa ano eh, tuliro na yung utak mo. Wala na sa tamang screwdriver. Maluwag. Maluwag na. Yung mga screws mo, maluwag na. Okay, di ba? So ngayon, paano naman po natin ngayon ma-overcome yung confusion na yan? Paano natin malalabanan ng confusion na yan? Okay, so, paano mo nalang malalabanan yan? Unang-una kapatid, dapat sabihin mo sa sarili mo, mag-relax nga muna. Relax ka. Yung pag nag-relax ka talagang feeling mo, wala kang iniisip kundi naka-relax ka lang.
At pwede po, saan ka pwede mag-relax? Kung meron kayong bathtub, magbabot ba? Kung meron kang... kung meron kang... kung meron kang water bed, matulog ka sa water bed. Kung meron kang therapeutic na bed, i-climb mo, mahiga ka. Mag-relax ka. Di po ba? That is one thing how you will overcome the stress. So, pangalawa pong gagawin mo naman, yung pag naka-relax ka na, alam mong maka-Diyos ka, now, mag-journey ka na slowly through a meditation. Unang-una, bakit ka naging insecure? Bakit wala kang kapayapaan? Ano ang cause? Bakit nangyari? So, di po ba? So, ngayon, pag nalaman mo na yung cause na yun, mag-meditate ka na, magdadasal ka na, doon na makipag-usap ka na sa Panginoon. So, dahil po tayo, alam po natin lahat may problema. Pag wala kang problema, 6 feet under the ground ka na. Kaya pasalamat ka, may problema ka. Dahil ang problema ay siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya. So, sinong walang problema dito? Tignan ninyo, lahat tayo. So, hindi ka naman bibigyan ng problema ng Panginoon kung hindi mo kaya. Kaya pag dumating ang problema, sabihin mo sa problema, mamroblema ka sa sarili mo. Para hindi ka ma-stress, lagi kang relax. Okay? So ngayon, pag ikaw naman ay nagmumuni-muni ka na, nagme-meditate ka na, alalahanin mo lang, nandiyan lagi si Kristo. Amen. Ano pa sabi ng ating Panginoon? I will never leave you or I will never forsake you. Naniniwala ka doon. So, ibig niya sabihin doon, magtiwala ka sa Kanya. Sabihin, kalapitin mo yung katanungan, naniniwala ka ba? So, kalapit po yan, okay? Now, pagkatapos po ninyong makapag-meditate, if you can do it, try to read the scriptures. And with the scriptures, you will going to meditate again, mas malalim dun sa nagme-meditate ka nung nagre-relax ka. Because whatever you read in the scriptures, read it slowly as much as you can. Paulit-ulit mong babasahin ang hanggang makarating ka sa, you will be able to go to the spiritual message of it. Okay? Babasahin mo, physically, literally, anuhin mo, bakit kaya ganito? So ngayon, pag nalaman mo na ko ng mensahe, ano kaya ang dapat kong gawin? Bakit ganun ang mensahe ko? Pag nakuha mo na yung mensahe doon, doon gagawin mo na. Pag sinabi, sinabi mo, yung nabasa mo ay ganito. Utulin mo yung kamay mo para hindi ka makagawa ng hindi maganda. Sugitin mo yung mata mo para hindi ka magkakasala sa paningin mo. Eh yun, di po ba? Literally speaking, kung wag nung babasahin mo, kaya putulan mo yung paa mo para hindi ka magkasala. So, kung ikaw mababa ang yung spirituality, sobrado kukuha ka lang ng palang. Puputulan mo yung mga kabay mo at saka paa mo. O kaya kukuha ng kutsilyo, susumpitin mo yung mata mo. Di po ba? Literally speaking, ganun ang babasahin mo. But since we are already with the Lord, hindi niya po ibig sabihin na talagang putulin mo yung sarili mo. Bagkus, kaya sinabi niya yun, kung ang kamay mo ay siya nagiging sanhi ng pagkakasala mo, tame your hand. Kung ang paa mo siya nagdudulot para pumunta ka sa lugar na hindi maganda, tame your feet. And most especially, if your tongue, siyakam mo. Isarap mo. Dahil sabi nga po, why is it that people can tame big animals but they cannot tame their own tongue? Sabi nga po, a tongue is like a sword or talagang madalim sa magkabilang talim. Di po ba? So patingin nga ito, adilali niyo. Ah. Okay. So, ngayon po, yung pag nangyari na yung ganun na yun, talaga po yung pagmananampalataya mo, doon na po siya tumitibay. Sabi nga po nung klase ko nung Tuesday, may nag-text after my class, kasi tuturo po ako ngayon sa St. Gabriel's ng doctrinal. Sabi po ng isang estudyante ko, sabi niya, Brother Alex, I'm sorry if I said some words
na dun sa klase namin. So nag-reply po ako sa kanya, sabi ko, everybody is welcome for their own opinions. Because tayo mga nakikinig, yung opinion ng isa o opinion mo, doon lang po tayo nagkakatugma na tayo nagkakaunawaan ang pananampalataya natin ay tumitibay. It is not the post, it is not the post na kung sinabi mo ay pinagyayabang mo. No. Ikaw may opinion pa rin, siya, may opinion ako. Pero hindi ibig sabihin na nag-aaway tayo. Bino-voice out mo lang kung anong nararamdaman mo. Amen? Tumurin po natin ang Diyos ng buhay. Ngayon, anong dapat natin gawin? Pag meron tayong, pag nandun na tayo, dun sa time na nakapag-relax ka na, nakapag-meditate ka na, nakapag-dasal ka na. Matutulog ka na. Matutulog ka na kasi di mo ba, relax ka na, di mo ba? So, bakit ka nakatulog? Yan ang tanong. What is the cause that made you at peace? By reading that scriptures. Oh, my kapatid, kaya mo ka nakatulog kasi in-accept mo na. Tinanggap mo na. Di po ba? Kasi pag hindi mo talaga tinanggap, talagang hindi ka makakatulog. Kasi nung ginawa mo yun, malulog na sa tindip mo, kaya tinanggap mo na, kaya nakatulog ka ng maayos. Di po ba sa gabi, pag minsan hindi tayo makatulog, dahil sa dami ng pumapasok sa isip natin, anong sinabi nila, magbilang ka ng mga tupang tumatalon. Count the sheep that jump. Pero yung iba naman sinasabi nila, magrosaryo ka. Pag nagrosaryo ka, hindi mo alam, tulog ka lang, hindi mo natapos yung mysterious. Kung nasa first mystery ka pa lang, so you have accepted the fact, and then, yung nagginawa mo na, na-accept mo na, naging kalmante ka na, nagkaroon ka na ng realization. And then at the same time, pinatawad mo na rin yung sarili mo. Di po ba? Kasi kung hindi mo pinagyan ang pagpatawad ang sarili mo, maiinis ka talaga sa sarili mo. Di po ba? Lalong-lalo na, lahat tayo may isang ugali na ayaw natin, gusto nating labanan. Pero yun ang nagiging sanhi, kaya ayaw hindi tayo makapagbago-bago. Sabihin mo, aminin mo, tulad, oh, kaya sabi mo, what is yung ugaling yan? Alam mo, nagsisilbi ka sa Panginoon, pero time comes, meron ka talagang ugali na hindi mo maiwasan, laging bumabalik at bumabalik sa iyo. Yeah. Kumbaga sa salitang New Yorker, do you know what I mean? Laging po may ugali tayo. Kaya po yung sinasabi niya, human iniquities. Bawat isa sa atin meron yun. Yun ang gusto nating malaban po sa iyo. Kasi limbawa, lagi kang buisip. Diba? Nakangiti ka na, pero mukha mo buisip pa rin. O di po ba? Kaya naman, yung limbawang masaya ka na, pero mukha mo mukasib. Malungkot ka, pero mukha mo masaya. Ipabasa yung may ugali tayong ganyan. Tsaka minsan lang, mata mo lang nangungusap na. Mata mo lang naglilingasik na. Hahawakan ka lang ng ganyan, gaganong ka na. Parang sa ano eh, kinikilabutan ka doon sa taong hahawak sa'yo. So may ugali tayong ganyan, naminin po natin. Hindi po ba? Ako noon, ang ugali ko talaga, sinasabi ko sa inyo, pag galit ako, naglilinis ako. Si madam, pag galit, nagluluto. Kaya ang nangyari ngayon, hindi na ako marunong maglalit, kaya hindi na ako naglilinis. Walis-walis na lang ng konti. Okay? So, yun po, na-overcome po natin yun. Amen? So, ngayon, paano natin po makakaroon ng talagang complete peace? Paano tayo magkakaroon ng talagang kompletong kapayapaan? Okay? Kanina, nag-relax tayo, natulog tayo. Siyempre, nagbabalbat ka. Pagkababalbat mo, natulog ka dun sa therapeutic na kama hanggang makatulog ka. Okay? So the first thing that we have to do, my brothers and sisters, to have for that inner peace. Yung kapayapaan sa loob ng inyong, kay butura ng inyong kalamnan. Malalim na Tagalog yun. Sa kaibutura ng ating mga kalamnan, unang-una kong gagawin natin is there should be an unconditional love.
unconditional love. Pag ikaw ay nagmahal, huwag kang iinamura. Laging mahal. Hindi ka naghahanap ng kapalit. Hindi ka naghahanap ng sukli. Buong-buo mong ibibigay ng walang alinlangan. Mahirap madaling sabihin, mahirap gawin. Sabi nga po, kung pansarili na lang natin ang ating aasahan, talagang mahirap gawin. Sabi nga po natin, lagi nating sinasabi I love you in the name of the Lord. Di po ba? Oh, I love you in the love of the Lord. Pero pag talikod mo, hindi maipinta ang mukha mo. Di po ba? So, palang saan po natin makukuha yan? 1 Corinthians chapter 13, verses 4, 7 to 13. Lagi na po natin nalilinig ito. Love is patient. Love is kind. It's not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrong. Love is not happy with evil, but is happy with truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Iko-quote ko lang muli ito. Love does not keep a record. Kalimutan mo na yung nakaraan. Okay. You never keep a record of wrong. Okay. Ano po nangyayari sa society natin ngayon? Di po ba? Ano? Nagtatago sila ng mga records na yan. Yung mga text na yan. Yung mga Facebook na yan. Copy and paste. Yung mga litrato na yan. Di po ba? So anong purpose kaya ginagawa nila? By the time maglalaban sila sa korte, ayan, I have proof. Di po ba? So, tayo naman hindi natin ginagawa yung mga ganun dahil lang po natin sa doon sinabi ninyo, forgive and forget. O sige, I challenge you now. Reply kiss mo nga yung pagalit mo. Okay, number two. The gift of faith service. Ano po yung gift of service? Maglingkod ka sa kapwa mo. Hindi yung maglilingkod ka, pero gusto mo, paglilingkod. Sabi pa ng ating Panginoon, I have come to serve and not to be served. So, sabi po natin makukuha ito. Hebrew chapter 6, verse 10 and 11. Sabi niya po dito, the king will reply, I will tell you whatever you did this for one of the least important of these followers of mine, you did it unto me. That is from Matthew 25:40 po pala. So, kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo na rin sa Panginoon. Okay po. Okay, tulad po ngayon. Lahat tayo nagpupuri. Kung tayo gusto natin maging alagad ng ating Panginoon, dito sa lugar na ito. Dito sa kwarto ito. Tayo nagpupuri. I will save you, Lord. Challenge ko sa inyo. Pag lumabas ba kayo, ginagawa ninyo yung sinasabi nyo? Opo. Yes. Opo? Eh kung meron kang nakatabi, gusgusin. Hindi po. Oh, tingnan mo. Sabi nga eh, nahumuli ang sa isda sa sarilang bibig. Ano yun po ba? So, ngayon po, ibig sabihin dito is, in every circumstances, there are things that we have to choose. Hindi naman po yung pag nakita mo ay maaawa ka na. Amen? Because sometimes, malay mo, yung kinakaawaan mo, gagamitin niya sa masama. Hindi po ba? That's true. So, tingnan mo nga po sa subway. Tuwing nasasakay ako ng subway, noong first time ko kung nagtrabaho dito sa New York, may isang ali, suot-suot niya yung plastic bag. Binutas dito. Tapos, kunwari, walang damit. Yeah, gano'n siya ng gano'n. So, ikaw naman maaawa kasi nakita mo, no? So, bibigyan mo siya. Aba, nung lumabas ako sa train, aba, ay tinanggal na yan. Ang ganda-ganda ng damit. Okay? So, magiging lessons din sa'yo. So, pangalawa naman po sa train sa New Jersey, to Jersey City going to 33rd. Talagang yung mama, naka-wheelchair, mayroon po siyang dalawang oxygen. Nandito sa bibig niya yung ano. Hindi po ba? Ang daming tao, hindi siya makadaan.
o hindi niya maaawak. Ganon siya sa kanyang wheelchair, eh, nakaupo eh. So ano po nangyari? Aba, nung hindi siya makalakad, tinanggal, binuhat yung kanyang oxygen, itinulak yung sarili niya. So lahat ng mga tao nakakita na nagbigay, sabi nila, Oo. Siyempre, hindi mo po rin alam. Kaya po nangyari, there are so many institutions wherein you could help. Okay, now, pag nagbigay kayo yung sinasabi niya, huwag mo nang iisipin kung ano ang gagawin niya. Ang importante, binigayin mo. Okay, so, sabi ko nga po, in every circumstance, it's up to you. Okay? Purin po natin ang gift ng buhay. So, kung pangatlo po is the gift of forgiveness, magpatawad ka. Sabi po, lagi niyang sinasabi, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. And po sabi po din ng kasulatan, kung meron kang, bago ka mag-alay ng gift sa Panginoon, kung may galit sa iyong puso sa kapwa mo, anong sinabi, bitawan mo muna yung regalo mo at balikan mo yung kaaway mo. Ilan sila? Matthew chapter 11, 24 to 25, sabi niya po dito, for this reason I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it, and if you will be given whatever you ask for. And when you pray and stand, forgive anything you may have against anyone, so that your Father in heaven will forgive the wrongs you have done. Yung po sinasabi niya, pag humingi ka, siguraduhin mo lang, malinis din yung konsensya mo. Nang sa ganun, kung ano man ang hinihingi mo, ipagkakaloob sa iyo. Kasi hindi naman po double crosser ang Panginoon. Humihingi ka na ang humihingi, may kagalit ka naman. So walang say-say din po yung pinagdadasal mo, forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Amen? So ito ngayon, blankets mo ngayon yung mahal mo. Blankets mo yung mga mahal mo. Kanina, blankets mo yung kaaway mo. Wala. Yung ba? Blankets mo yung mga mahal mo. Okay. So, panglima po, it is the gift of freedom. May kalayaan ka na. Pag meron kang kapayapaan, pakiramdam mo talagang malayang-malaya na. Di po ba? Makakatulog ka ng maayos kasi wala kang inaalala. At lalong-lalong pa, inuulit ko po dito ngayon sa inyo. Pag natutulog, pag matutulog kayo, kung magagawa ninyo, ngumiti kayo. There should be smile in your face. Di ba? Pag natutulog ka na ganyan, ano yung mangyari sa'yo, sasabihin ng mga tao, nakatay sa manloob. Gutom ito, kaya ganun. Pero pag natulog, naka-smile ka, at kung ano yung mangyari sa'yo, sabi nila, ay, paano lang siyang natutulog. So kung kaya po ninyo, gumiti pag natutulog kayo. Inap kayo yun yan, brother. Ay, hindi. Nagawa ko. Kung magiging habit ninyo, magiging maganda. Amen. Hindi naman ibig sabihin na ito, talagang baka sa pag-isig mo, step back naman ang hindi naman ibig sabihin na pero basta't makangiti ka lang. Kasi smile ka. Sabi nga ni sister, yung pinuputan yung madre, sabi niya, your smile is so very good. Your smile is good. Sabi naman ni sister wife, your smile is no good. Okay, it's a gift of freedom, Matthew chapter 11, 28 to 30. Sabi niya po dito, come to me all you are tired of carrying heavy loads. So hindi ko na po tutuloy, alam niyo yun, di po ba? So ayaw, it's easy. So pag ikaw ay talagang meron ka ng freedom, sabi mo, bigay mo sa kanya. Pag dumadami, Lord, sige na. Amen. Hindi ko kaya eh, Lord, sa'yo na kami. Amen. Pag sabi mo sa katabi mo, hindi na. Okay, so, and number
Five. The gift of friendship. Yan kung pakikipagkaibigan. Tignan mo nga yung mata ng katabi. Duling. Tignan mo yung mata ng katabi. Okay. Pag tumingin ka sa mata ng isang tao, pag ang kausap mo ay nag-eye to eye kayo, ayaw niyang magpatalo. Hindi ko ba? May cause yun, ba't ayaw niyang magpatalo? Pero pag tinginan kayo, wala siyang ginawa kundi... Ibig sabihin, talo siya. Okay. Ngayon, pero pag tinignan mong ganyan, makikita mo lang ang mga mata niya, lumuluha. Yeah. Mababa ang loob noon. Kasi habang tinitignan mo siya, nanlalayo siya sa sarili niya. Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? O kaya, pero ka naman, pag tinignan mo ang mga mata niya, kumukutitap yung mga mata. Wow! In love! Tantalizing eyes. So, ibig sabihin, pag tantalizing ngayon, napipighani ka na. Hindi mo ba? So, ibig sabihin, yung mata ng tao, kahit hindi magsalita, nangungusap yan. Narapan ninyo si Nora Uno. Hindi po ba? Si Aling Nora Uno, kilala po ninyo. Sister, yung sinasabi nila, mga mata lang niya nangungusap. So, tignan ko nga yung mga mata ninyo. Oo, mga matang tantalizing. Okay, so, get it from friendship. Okay, take it from John chapter 15, verse 13-15. The greatest love that you can have for your friend is to give your life to him. Hindi ko na po itutuloy lahat yan. Okay, tanong ko ngayon sa inyo, gaano mo kamahal ang katabi mo? Mahal na mahal mo siya? Sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado ka? Mahal na mahal? Sigurado ka? Amen? Okay, sabi nga po ng isang kwento, nung si Pope nga daw po ay may sakit. Si Pope, nasa Vatican. Hindi po ba? Pag si Pope nandun sa taas ng kanyang lalagyan, ngayon, sinabi niya, mayroon akong sakit, kailangan ko ng tulong sa inyo. Eh, lahat ng tao, pagkadami-dami, milyones. Okay, sabi nila, yes, I will help you. Sabi po nung mga tao. O sige, sabi niya po ng Pope, sige, napakarami ninyo. Gagawin natin ngayon, magpapalipad ako ng isang balahibo ng ibon. Isang bakpak ng ibon. Pag dumapo, kung sino man madapuan nun, ay siya ang pipiliin ko. O, di po ba? Sinabi niya, yes, we love you, Pope, we'll do everything for you. Okay. E nung lumilipad na yung balahibo ng ibon, yung ginagawa, agad dumapo dun sa walang pinalalagyan kasi, we love you, Pope! Sa ganun po, sinasabing gaano mo kamahal ang katabi. Mag-esip-esip ka. Dahil pag lumabas ka, sinabi mo mahal, na mahal ko siya, makapaglabas mo. Pahirap naman ang isang daan dyan. Sabi nga nila, humingi ka na lamang ka lang maghiram. Kasi pag humiram ka, hindi babalik. Pag humingi ka, hindi ko pa. Hindi po ba? So, yun ang aming sinasabi. Pag tayo talagang nagmahal, yung talagang totoo sa puso natin. Of course, there should be always a limitation also. Sabi nga po nila, dahil tao lamang tayo, pero hindi natin kayang gawin lahat. Okay, ikaw naman na isang kaibigan, na tinuturing mong kaibigan yung kaibigan mo, pag-isip-isip ka rin. Hindi ko mo kaibigan ka ay abusuhin. Okay? Purihin na po natin ang Diyos na buhay. Finally po, it is the gift of the Holy Spirit. What is the gift of the Holy Spirit? Alam po ninyo yan. There are 7 of them. And what are the fruits of the Holy Spirit? There are 9 of them. Okay? Sabi nga po ni St. Paul sa mga Tagal-Galatians, you can have the gift of tongue. You can have the gift of everything. But there's only one thing na dapat natin. Let's pray that we should have
The gift of tongue is only for you. Pansarin niya. Kung merong makakaintindi sa sinasabi mo, bless the Lord. Pero one in a million, ilan kaya yung isa? Lahat tayo, they have the gift of tongue. Di po ba? Paano yung gift of tongue? O kaya yung sinasabi ng mga preacher, masyanda kagukura la masyanda. Naintindihan ba ninyo? Hindi. Pero kung meron pong makakaintindi, may explain niya kung anong sinasabi ng gift of tongue. Interpretation. Okay? Di po ba? Interpretation. Pero sabi ni St. Paul sa mga Galatians, strive to have the gift of prophecy. Prophecy, hindi yung maghuhula ka. Hindi yung nagbabasa ka ng baraha. Hindi nagbabasa ka ng mga palad. Hindi nagbabasa ka ng mga bituin sa langit. The gift of prophecy, it is the good for the community na pag may binasa ka, may interpret mo para sa kabutihan ng lahat. So, time will come when you will going to have the LSS, number one sa listahan ninyo, the gift of prophecy. Okay po? Magtumayo na tayo ngayon. Dati po samahan ng ating mga choir. Alam po, kung mag-iat din sa pagkag ito. Maghawak-hawak kamay po tayo. Huwag po natin isaray ang ating mga mata. Para hindi natin makikita yung mata ng rising eyes. Sa ating puso at
Heavenly God and Father, Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus naming Panginoon, maraming maraming salamat po sa pagkakataon ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At lalong-lalo na po, maraming salamat sa Espiritu Santo na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, alam po namin, naramdaman namin ang inyong presensya dahil binigyan mo po ng ngiti ang aming mga labi. Binigyan mo ng malinig ni ang aming mga mata. Binuksan mo ang aming mga puso at aming pong naunawaan ang inyong mensahe ngayong gabi. Naniniwala po kami sa inyo, Lord, na sinabi ninyo, basta kami po ay humingi sa pangalan mo at magpatawad sa mga taong nagkakasala sa amin. Bawat hinihiling namin ay inyo pong ipagkakaloob. Kayo po ay tapat sa inyong pangako. Kayo po ay totoo sa inyong pangako. Lalong-lalo na, Lord, kayo po ay totoo sa lahat po ng mga sinasabi ninyo. At kami po ay naniniwala sa bawat hilinga-hilingin namin, ito po ay amin ang inaangkin. Amin ang tinatanggap. Sa ganun po, Lord, may isishare din po namin sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa oras na ito. At lahat po, Lord, ng mga nakasulat sa aming mga prayer requests, alam po namin, bago namin isinulat ang mga ito, ay alam mo na kung ano ang nararapat at kung ano ang dapat para sa amin. Naway, Lord, tuluan mo kami matanggap kung ano man po ang ipagkakaloob niyo sa amin. Tuluan mo po kami maging magbaba ang kalooban. Lalong-lalo ng Lord, turuan mo kaming magmahal na hindi naghahanap ng kapalit, pagmamahal na buo-buo, at lalong-lalo na pagmamahal na handa naming ipagkaloob kung ano man ang meron kami sa amin. Lord, ang kahilingan po namin ngayon, naway subaybayan mo at gabayan mo po ninyo lalo ang mga manggagawa mo dito sa Flashing Cell Group. Naalam po namin, Lord, tuwing they are so very faithful to you that every Friday they are coming here to listen to your words. Lord, alam po namin ang sabi ninyo, just trust in you. You will going to take care of us. Ang mga nakasulat na ito, alam ko po, Lord, may mga mag-alang kami, mga mahal sa buhay, nakahiga sa rating ng karamdaman. Sa pangalan ng Lord, hinihiling po kami ng himala. Himala! Himala! Ng kagalingan na mumula po sa inyo, unang-una sa kanilang spiritual and then going out to their physical and then, Lord, to their whole body. Mga problema tungkol sa mga pamilya, alam po namin, Lord, pagmamahalan lamang po, communication, pagpapakumbaba, ang magiging kasagutan. Turuan po kami ng mga ayon. Nang sa ganun po, Lord, ang pamilya namin ay mabuo na ikaw lamang po ang sentro. Mga problema, Lord, sa aming mga employers, alam po namin, Lord, ang pinagkaloob niyong trabaho sa amin ay nagmumula po sa inyo. Turuan mo po kaming maging mababa, maging magpakumbaba. Nang sa ganun po, Lord, ang mga amo namin, dadating ang panahon, kami ang kanilang magiging amo. Amen! Alam po namin, Lord, walang imposible sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. And with the power of the Holy Spirit and through the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God, forever and ever.